أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم، مساء الخير، مرحبا، كيف حالك؟ شلونك؟ mga subscribers، mga viewers. Ang Arabic na tinuturo ko ngayon ay Fusha na may halong Ammiya. Ibig sabihin ng Fusha ay formal na Arabic o standard Arabic. Ang ibig sabihin ng Ammiya, informal na Arabic o kaya local Arabic. Meron tayong kaunting i-explain na hindi maliwanag sa inyo doon sa part 1. Pagdating dito sa tense, kasi ang sabi ko sa inyo, anong letra wala dito na mayroon dito? So, ang wala dito ay in. The same time, ang wala dito ay a. So, pag tinanggalan mo ng a, dadagdagan mo ng in, kung 3 siya, lalabas siya 30. So, ganun din ang bawat letra na nagtatapos sa A dito. Hanggang 30 up to 90. Hindi kasama ang asyara at saka ishirin. Pag napapansin nyo, dito is nin, ishirin. Wahid, asyara. So, hindi yon kasama doon sa tatanggalan ng A ang idadagdag in. Okay, proceed na tayo. So, ito yung part 2 ng ating lesson para mas mapadali sa inyo ang pag-memorize at saka para mas mapadali sa inyo ang pag-aaral ninyo kung paano ninyo bibigkasin ang 11 to 99 hanggang 100. Uumpisahan natin sa ones, kasunod ang tens. Sino-sino ang mga kasama sa ones? Si wahid, ithnin, thalatha, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, thamanya, tis'a. Kasama naman sa tens. Tens, asyara, ishirin, thalatin, arba'in, khamsin, sittin, sab'in, thamanin, tis'in. Pwede itong basahin ishirun, pwedeng thalathun, pwedeng arbaun, pwedeng khamsun, pwedeng sittun, sab'un, thamanun, tis'un. So, para uniform tayo, gagamitin natin ang dulo ay in. Ishrin, thalatin, arbain, khamsin, sittin, sab'in, thamanin, tis'in. Sa Arabic kasi, kahit pa yung madagdagan ng anumang number pagdating sa ones, nauna pa rin si ones, nasa huli si tens. Kahit dalawa lang sila, nauna pa rin si ones. Ituturo ko sa inyo paano mapadali ninyong pag-aralan, i-memorize mula 11. O sabi natin, mula 1 hanggang 100. Wahid asara. So, ang wahid pwede siyang ehda. Ehda asara, ibig sabihin 11. Itnin asara, ibig sabihin 12. 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19. So, napapansin nyo, mas nauuna ang maliit number, kasunod ang malaking number. Sunod nito ang 21. Ang ibig sabihin ng wa is N or at sa Tagalog.
Yan ay dinurugtong sa pagitan ng ones at saka tens. Basta from 11 to 19, bawal lagyan ng wa. Maglalagay ng wa, 21 na pataas. Wahid wa isrin, 21. Itnin wa isrin, 22. Thalatha wa isrin, 23. Arba'a wa isrin, 24. Khamsa wa isrin, 25. Sitta wa isrin, 26. Sab'a wa isrin, 27. Thamani wa isrin, 28. Tis'a wa isrin, 29. Thalathin, 30. So, ganun lang kadali. So, papansin ninyo, magsisimula ng 21 hanggang pataas ay mayroon ng wa. Okay, so dito ang 30. Wahid wa 30. Ithnin wa 30. Thalatha wa 30. Arba'a wa 30. Khamsa wa 30. Sitta wa 30. Sab'a wa 30. Thamaniya wa 30. Tis'a wa 30. 40. Sunod nito ang 41 hanggang 50. Ganon din ang way, paraan para mapadali. Mag-uumpisa ka sa maliit number ulit. Wahid wa 40. Itnin wa 40. Wahid wa 40, 41. Itnin wa 40, 42. Thalatha wa 40, 43. Arba'a wa 40, 44. Khamsa wa 40, 45. Sitta wa 40, 46. Sab'a wa 40, 47. Thamaniya wa 40, 48. Tis'a wa 40, 49. 50, 50. Ang kasunod naman nito, 51 hanggang 60. Ganun din ang way para mapadali ang pagbigkas at pagbasa at mas madali i-memorize. Wahid wa 50. 51. Itnin wa 50, 52. Thalata wa 50, 53. Arba wa 50, 54. Khamsa wa 50, 55. Sitta wa 50, 56. Sab'a wa 50, 57. Thamaniya wa 50, 58. Tis'a wa 50, 59. Sittin, 60. O kayo, kaya nyo na? 51, anong sa palagay nyo? Wahid wa 50. 52, itnin wa 50. 53, thalatha wa 50. 54, arba'a wa 50. 55, khamsa wa 50. 56, sitta wa 50. 57, 57. Sab'a wa 50. 58, thamaniya wa 50. 59, tis'a wa 50. 16, 60. Okay, ngayon pag-aaralan natin 61 to 70. Wahid wa 60, 61. Itnin wa 60, 62. Thalatha wa 60, 63. Arba'a wa 60, 64. Khamsa wa 60, 65. Sitta wa 60, 66. Sab'a wa 60, 67. Thamaniya wa 60, 68. Tis'a wa 60, 69. Sab'in, 70. Pisa naman tayo sa so one ulit. Wahid wa sab'in, 71. Itnin wa sab'in, 72. Thalatha wa sab'in, 73. Arba'a wa sab'in, 74. Khamsa wa sab'in, 75. Sitta wa sab'in, 76. Sab'a wa sab'in, 77. Thamaniya wa sab'in, 78. Tis'a wa sab'in, 79, 80. Umpisa naman tayo sa one. Wahid wa 81. Itnin wa 82. Thalatha wa 83. Arba'a wa 84. Khamsa wa 85. Sitta wa 86. Sab'a wa 87. Thamaniya wa 88. Tis'a wa 89. Tish'in, 90. Pisa na naman tayo ulit. So 1.
واحد وتسعين ninety one اثنين وتسعين ninety two ثلاثة وتسعين ninety three أربعة وتسعين ninety four خمسة وتسعين ninety five ستة وتسعين ninety six سبعة وتسعين ninety seven ثمانية وتسعين ninety eight تسعة وتسعين ninety nine كسنود ديتو أي مئة. Ibig sabihin ng 100 ay 100. Ibig sabihin ng 100. Ang ibig sabihin ng 100 ay 100. Okay. So, napapansin niyo, pag nagbanggit ka ng, halimbawa, edad ko ulit, 35. Edad ko na. Halimbawa, nagbanggit ka ng 35. Supposed to be, tignan mo ha, 35. Wala dito si 30. Nandito si 30. So, baliktarin mo lang ang 35. Tingnan mo, 35. Pag binaliktad mo yan, lalabas yan, 5:30. 5:30. Nasaan si 5? Nandito? Si 30 nandito. So, 5 wa 30. Kung halimbawa meron kayong comments, ituturo sa inyo yung mga gusto ninyong i-clarify, gusto ninyong ma-verify, yes, pwede kayong magbigay ng comments dyan sa baba para mapaayos natin at mas lalo kayong matututo sa Arabic number. At next, sa part 3 naman ituturo natin, dadagdagan natin ng hundreds, dudugtong natin dito sa number na binigay natin. Dalawang number, gagawin na natin next time, tatlong digit number. Good luck! Maasalamat!